Well, since meron na naman tayong dalawang topics ngayon eh, unahin na muna natin itong kay Mayor Vico Soto ulit ha. At natatandaan niyo ba yung topic natin kahapon patungkol doon sa nag-rally sa Pasig? Na ang karamihan pala eh, hindi naman pala taga Pasig? Well, based kasi sa aking pagre-research eh, totoong mukhang meron talagang isang kumpanya ang medyo hindi tipo itong si Vico Soto. Actually, ganito kasi ang nangyari. At please correct me if I'm wrong na lang sa mga info na ibibigay ko ha. Yung kasing gagawin na bagong City Hall ng Pasig eh. Parang almost 9.6 billion pesos project ito. At since malaki-laki ang earnings ng kumpanya o construction company na makakakuha niyang proyekto na yan, ay actually meron palang isang kumpanya ang nag-offer na kaya nilang mas pababain ang total contract price ng bagong City Hall ng Pasig. Or in short eh, from 9.6 billion pesos ay yung kumpanya na yun eh. Parang kaya nilang ibaba o mas bawasan pa yan ng halos 800 million pesos. Yes, mga kapupong, yung ang kumpanya na yun eh. Kaya nila yung gawin sa presyong 8.8 billion pesos. Pero yun nga lang na mukhang itong offer nila na ito eh. Parang malabo ata. So, nakukuha nyo na ba ang kwento? Yes, mga kapupong, tama nga ang inyong nasa isipan ngayon. Dahil kung magbabasa ka ng mga balita ngayon, and kung pagbabasehan mo ang mga statement na sinabi ni Mayor Vico, ay parang ang pinatatamaan niya dyan sa rally issue noong isang araw eh. Walang iba kundi yung kumpanya na yon. Well, yan ba ay dahil hindi na-grant ang request nila patungkol sa sila ang gagawa noong bagong City Hall? Anyway, ito pala yung sinabi ni Mayor Vico at pakinggan nyo na lang ha. Okay lang po sana kung totoo yung tanong, pero kung dahil po sa politika na gusto nila sila yung may hawak ng project, guguluhin nila kasi gusto nila sila yung nasa kapangyarihan. Ibang usapan po yon. Pero kung nagbabayad ng troll farm sa Facebook, nagbabayad para mag-attend ng rally, masama po yan, hindi po maganda yan. Ang tanong, bakit ka gagastos ng malaki para sa ganun? Pero kung hindi ako nagkakamali eh, parang nagkaroon rin ng statement yung kumpanya na yon na parang meron silang action na gagawin patungkol naman sa statement ni Mayor Vico last day. Which is yan ang intayin na lang natin ha. At mukhang exciting talaga ang mga magaganap ngayon sa Pasig. Anyway, next topic naman tayo. Well, natatandaan niyo ba yung very very peacefully na pagpasok ng NBI sa compound ni Kibuloy? Well, dahil nga dyan sa peacefully na operation na yan eh, meron mga tao ang hindi natuwa dyan. At ang isa na nga dyan eh, walang iba kundi ang dati pang miyembro ng KOJC ni Kibuloy. Yes, mga kapopong, hindi kayo nagkakamali ng dinig ha? Dating miyembro ng KOJC pa ang nagsabi niyan. Na ayon sa kanya eh, merong panunuhol na naganap sa kung bakit hindi mahuli itong si Kibuloy. Pero wait lang at please correct me if I'm wrong ha? Eh di ba ang nakahuli doon sa ilang mga kasamahan ni Kibuloy eh? Ang NBI rin? Well kaya't huwag na kayong magtaka ngayon na kahit ang director ng NBI, sinabing pinagkakatiwalaan pa rin niya ang kanyang regional director. At yung patungkol sa panunuhol issue eh, mukhang hindi rin pinaniniwalaan ng NBI director since wala naman ebidensya. Pero ang tanong kasi ng mga Filipino eh, sino ba talaga ang makakahuli kay Kibuloy? Ang PNP ba o ang NBI? Which is syempre though, wala naman pulis ang Interpol para hulihin personally itong si Kibuloy at maghalughog sila sa kung saan mang kuweba nagtatago ito. Pero alam nyo naman siguro ang mga balita ngayon na even nga itong si dating Pangulong Duterte at si Senator De La Rosa eh, medyo may pangamba patungkol sa binabalak ng ICC dito sa Pilipinas. Now remember mga kapupong, dahil kung pagbabasehan nyo ang mga bagong statement ngayon ni Secretary Remulla, ay actually kung magaling kang mahiramdami, magegets mo na agad na posible ba na very soon eh, mabalitaan na natin ang isasagawang investigasyon ng ICC o ng Interpol man dito sa Pilipinas at sabihin man nating nagkaroon na ng statement si BBM na sa pagtutol nga dyan, pero alam nyo naman siguro ang nangyayari ngayong relationship ng mga Duterte at ng Marcos admin, di ba? Pero kung kayo naman ang tatanungin ko, makipag-cooperate ba talaga ang ating gobyerno sa ICC o sa Interpol very soon? O hindi yan mangyayari? Well, ano sa tingin nyo?